Bukod sa pag-inspeksyon sa mga bus, muli rin isasailalim sa random drug testing ang mga bus driver na biyaheng probinsya ngayong Semana Santa. Mula sa Araneta Center Bus Terminal, may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, at may isa nang nagpositibo sa 23 driver na sinailalim kanina sa random drug test na pinangunahan ng Land Transportation Office. Ang proseso, kapag nag-positive sa initial random test, ang driver ay agad na kukumpiskahin yung kanyang lisensya at hindi na siya papayagang bumiyahe. At ang kanyang specimen ay sasailalim sa confirmatory test na usually nagtatagal daw ng 15 days. At kapag nagpositibo pa rin siya sa confirmatory test na ito, ay kakasuhan na siyang kriminal ng LTO. Ang target ng LTO ay magsagawa ng random test sa 80 driver dito sa Araneta Center Bus Terminal at 80 rin bukas na isasagawa nila habang inaabangan ng pagdagsapan ng napakaraming pasahero na uuwi sa probinsya. Itong nakikita ninyo sa likuran ko ay hindi pa yung inaasahan nilang pagdagsa sapagkat ito yung mga babiyahe pa lamang ng Visayas at Mindanao. Mas marami kasi ang bumabiyahe rito sa Araneta Center Bus Terminal, yung mga papuntang Bicol, at inaasahan yan sa pag-peak pa bukas, afternoon Miyerkules Santo, na inaasahang at one time may aabot ng 4,000 at sa kabuong araw ng Miyerkules ay aabot ng 11 to 12,000 passengers dito sa Araneta Center Bus Terminal. May mga practical tips lamang ang LTFRB, Rafi, sa ating mga pasahero. Kagaya ng nangyari kanina na may isang pasahero na galit na galit dahil yung kanyang mga bagahe, naiwan niya sa taxi yan, si Aling Angelina yan, yung nakikita ninyo sa video, na sa kanyang bersyon ay sinadya raw ng taxi driver na itakas yung kanyang mga maleta na nasa likuran ng taxi. Of course, dininay naman yan ng taxi driver at wala raw sa intensyon niya at nadala niya lamang yung mga bagahe na nasa trunk ng kanyang taxi. Mabuti na lamang at ang kasama ni Aling Angelina ay maagap at nai-record agad yung plate number ng sinakyan nilang taxi, kaya nakapagsumbong agad sila sa help desk ng LTFRB dito sa Araneta. Ang LTFRB naman ang agad tumawag sa operator ng taxi para utusan na pabalikin yung kanyang driver. Isa yan sa mga practical tips ng LTFRB na maging makasanayan nyo na tuwing sasakay kayo sa public transport ay kukunin ninyo yung plaka ng sinasakyan ninyo para kung ano man na maging problema ay madali ang pagsusumbong sa otoridad. At of course, ay nasa trabaho na ng LTFRB ang pag-track sa isinusumbong ninyong taxi, bus. Halimbawa naman, en route na kayo mula dito sa terminal, nakita ninyong barubal yung pagmamaneho ng driver at sa tingin ninyo na kung mukhang hindi kayo aabot ng buhay sa inyong destinasyon, pwede nyo ring isumbong yan sa hotline. Pwede kayo mag-text sa 1342 ng LTFRB at somewhere, pag sinabi ninyo kung nasaan ang lokasyon ninyo, ay pwedeng intercept yan ng mga regional offices ng LTFRB at ng LTO sapagkat meron naman silang pagtutulungan pagka ganitong may oplan na balik probinsya sa mga okasyon na ganito. At yan ay, ang pagbabantay really ay nasa kamay din ng mga pasahero, Rafi. So Mark, naibalik ba yung gamit nung ale na bumalik yung taxi driver na sinakyan niya, Mark? Oo, bumalik. Yung nakita ninyong playback kanina ng taxi ay bumalik naman at in-account nung may-ari nung mga bagahe, kung kumpleto at walang nawawala sa kanyang bagahe, ay kumpleto naman. Kung sa bagay, wala naman daw valuables doon sa kanyang mga maleta, kundi yung mga damit na kanilang gagamitin ng kanilang pamilya sa pagbabakasyon, sa kanilang pag-uwi sa Leyte. At nabawi naman. Pero dahil nga ang sumbong ni Aling Angelina ay sinadya ng taxi driver na itakas yung kanyang bagahe, ay iimbestigahan patuloy ito ng LTFRB kung meron bang penalty na dapat ibigay dito sa driver at sa kanyang operator, Rafi. Ano naging paliwanag, Mark, nung driver? Dahil syempre, mukhang marami yung gamit na naiwan. Ibig bang sabihin, hindi rin niya napansin na may naiwan yung kanyang pasahero, Mark? Hindi niya raw napansin na meron pa palang bagahe sa likod, kaya umalis na siya agad. Pero ang version kasi ni Aling Angelina, sinasabi niya, binubuksan pa nila yung trunk . Bigla na lamang daw umandar at hindi daw nag-unlock yung taxi at agad-agad daw itong umalis. Kaya galit na galit yung pasahero at
ang kutob niya talaga ay itatakas yung kanyang mga bagahe. But the drivers denying that. Sinabi niya at nagpaliwanag siya sa kanyang operator na akala niya pagbaba ng mga pasahero ay nadala na rin lahat ng kanilang mga gamit at hindi niya alam na meron pa palang laman yung kanyang trunk. Well, at least may presence of mind pa siya para makuha yung plate number ng taxi. Ano? Mapunta naman tayo, Mark, dun sa drug testing. Sino yung nagdedetermine kung sino yung sasailalim sa drug testing dahil nabanggit mo, eh random lamang ito, Mark? Random ito, pipili sila, hindi, tinanong ko nga kung ano ba ito, may profiling ba ito, titingnan mo ba yung driver kung ito mukhang nakabatak o nasa itsura ba ng driver kung nako ito eh, kaduda-duda, ito yung drug test to, hindi pwede, bawal sa batas daw yun. If it's random, it's really random, kung sino yung bus na makikita nila nakapila rito, hahanapin nila yung driver. So ang yung first na ina-identify is the bus. Pagka sinabing ito, yung driver ng bus na ito ang gusto naming i-random test, yun ang kanilang iimbitahan sa random test. But they cannot do profiling. Hindi pwedeng porke mukha ka nakabatak, tirika yung mata, payat ka, mukha kang addict, ikaw na yung itetest. Because that's against the law. Well, siguro nga kailangan din ng kooperasyon mula sa mga pasahero para magsumbong kung may kakaiba silang nakikita no, dun sa kanilang mga drivers. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.